New chapter na tayo. Equilibrium, equation of equilibrium. But before we touch that topic, okay, it's important to know muna ano yung support reactions. Okay, then after that, mag-free body diagram tayo. So, in general, kumbaga, kung let me describe what is equilibrium or specific static equilibrium, ito yung object that will not move, no? Kaya nga tinawag siyang static. So, it is in equilibrium. Okay? Anyway, bago tayo mag-proceed dun sa pinaka-general topic natin sa equation of equilibrium, this is very important. Alamin muna natin ano yung mga support reactions. Okay? Yung support reaction, ito yung nag-hold sa structure pag binigyan mo ng load. So, generally, there are three types of reaction. Tatlo lang usually ang ginagamit natin sa civil engineering, no? Okay, one is yung roller, second is yung hinge, and third is yung fixed support. Okay, so dito muna tayo, pinakamarami yung, okay, continue, pasensya na, at may kumausap lang sa akin. Okay, so sa support reaction, yung nga, ulitin ko lang, no, roller, hinge, and fixed. Dito muna tayo sa, anong pagkakaiba nun? Usually kasi, kapag roller, iisa lang kanyang support reaction. Okay? So, these are the types of connection here. As you can see, from 1, 2, all the way to 10. Ang dami, no? Hindi, pero madali lang yan. Okay, so let's begin with number 1. So, yung isang support reaction is called cable. So, this one, ito yung cable. Yan. Yan. As you can see here, it only represents one support reaction. And it is usually in the line of the cable. And take note, cable can only resist tension. Ah, ito pala, nandito. The reaction is in tension force which acts away from the member in the direction of the cable. So, it is always in tension. Okay? Palagi lang siyang hinahatak. Cable kasi cannot resist compression. Isipin nyo nga yung cable o, halimbawa, tali. No, kaya mo siyang hatakin. Kaya niya mag-resist. Pero kung i-co-compress mo yan, walang resistance yan pagdating sa compression. Zero. So, yung titignan nyo palagi, no? Ang direction palagi ng force, it's going, ayan, nakalagay dito. Away from the member. So, if this is the member, it goes away from the member. Hindi siya pwedeng towards the member. Okay, so this is wrong. Remember that, okay? Cable. Bihira natin gamitin yan. Ginagamit din, okay? Next is the weightless link. So, para din siyang cable. One unknown, no? One unknown. The reaction is a force which acts along the axis. So, pag weightless link siya, it can now resist either tension or compression. So, pwede siya dito. Ayan. As you can see, pwede siyang tension or pwede siyang, pero, it's still one support reaction. Ayan. Nakalagay na naman eh, no? So, ine-emphasize ko lang. I-highlight natin, pag cable, it's one. Pag weightless, one. The difference is, pag weightless link, it can either be tension or compression. Okay, pag cable, it's always in tension. Now, a roller. Hindi ko alam kung makikita nyo mabuti ito. So, number 3, roller. View natin, nakihan natin. Ayan. Okay, so medyo malabo pa rin. Ang roller naman, kung titignan nyo, drawing ko ulit. Drawing lang natin. Pero hindi kasing ganda nito. So, ito ay may gulong. Yan. So, it can go either up or down. Okay? It can go that way. So, pwede siyang umangat, pwede siyang bumaba. So,
it can freely move sideways. So, ang support reaction lang niya, yung itong, ano ito, plane, itong plane na to, at ang reaction niya, isa din, pero it's always, please take note, ayan, ito naman, it's always perpendicular. Nakalagay din yan, no? Kabisado ko na kasi. It's also one unknown, but acts perpendicular to the surface. So, this is your keyword here. It acts perpendicular to the surface. Okay? So, palagi siyang perpendicular to the surface. Palagi siyang perpendicular to the surface. Okay? So, titignan nyo, ulitin ko lang. Ito kasi yung madalas natin gagamitin. Kaya pa ulit-ulit. So, it can freely move this way, but it cannot move up or down. Okay? It can move probably up, pero malabo yan, no? Dahil sa bigat ng, ano, no? Ng structure. So, it can only support this. And nakalagay, acts perpendicular to the surface. Ito yung isa sa mga madalas natin gagamitin, ha? So, uulitin ko. Paulit-ulit na lang, pero ito kasi importante, no? Pag roller, isa lang unknown reaction, support reaction, and it's always what? Correct. Perpendicular to the surface. Malinaw na. Isang klaseng roller, ang tawag naman dito, wala ata nakalagay dito. Ayun, nakalagay is rocker, no? Ang rocker is similar. Similar to the roller. Similar siya sa roller. Parehas lang siya. It also acts, oops, it also acts perpendicular to the surface and it's also one unknown. Okay, kaya lang dito, ang pinagkaiba lang niya, imbis na move that ganyan, yung packet pababa, para siyang roller. Alam niyo yung upuan na rocker, rocking chair? So, ganun din siya, no? Parang ganito yung itsura niyan, kung medyo pa ganun, pakurbada. Okay? Pakurbada siya. So, parehas, halos parehas lang siya ng purpose ng roller and rocker. Okay? It freely moves on laterally, no? Okay, one. Other one is smooth contact surface. So, parang in short, nakapatong lang siya. Nakapatong lang siya dito. Wala siyang roller, wala siyang rocker, pero smooth yung surface. Okay? So, as in, parang upuan natin, nakapatong lang. Ganun lang. So, hindi siya, wala siyang gulong, wala siyang rocker, pero it's a smooth contact surface. So, it's still the same. As you can see here, it's still one unknown. And also acts perpendicular to the surface. Paulit-ulit tayo sa perpendicular, ha? It's 90, correct, degrees. Okay? Ulit, meron pa isa. So, kung papansin ninyo, from 1 all the way to 5, 6, and 7, iisa lang ang unknown, no? So, ganito rin naman yan. Ito, yung roller or pin is the same as yung previously. So, it can move laterally and still, hindi na ako focus na masyado. It's one unknown and acts perpendicular to the slot naman. Kasi meron siyang slot. Ito yung slot niya. No? Ay, sorry. Meron lang siyang parang rail na sinusundan. So, ayun. So, yung gulong, dyan lang siya pupunta. Okay? But still, it's the same. It acts like a roller. Ganun din sa number 7. Okay, sa number 7, parang ganito rin yan. Member pin connected. Okay, it can still move laterally or sideways, no? Okay, and again, that's correct. It's one unknown and acts perpendicular to the rod naman. It's pares lang sila ng purpose ng slot tsaka rod. Okay? So, tingnan nyo, no? Gagalaw lang siya dun sa rod. So, parang gagalaw din lang siya laterally. All of this from 1 to 7 only has one unknown support reaction. Okay? And also, kung papansin ninyo nga pala, I'm sorry,
this can go in compression or in tension. O paano natin malalaman kung compression tension yan? That's a very good question. Buti tinanong nyo, no? Okay. There are two methods actually in determining if it's tension or compression. Pero yung method 2 yung gagamitin natin. Later, relax lang kayo. Masyado kayong excited eh. Okay? So, there's nothing wrong in assuming if it's in tension or compression. Except for number 1, no? Yung number 1 cable, it only resists tension. Okay? Okay? Yung roller, hindi niya pinakita, pero pwede rin tong may instances na nagiging ano rin to, no? Tension. Pero kasi pag tension yan, imagine nyo, angat yan, hindi pwede. Okay? So, most likely, this is in compression. Okay? Compression. Pero, nangyayari to ha. Sir, paano kung naging tension? Nangyayari yan. Depende dun sa force applied or yung external force na binigay mo. Nangyayari po yan. Pero, in general, no, dapat it should only resist compression in 3 and 4. Okay. Ganun din dito sa number 5, compression pero pwede rin yung tension. Okay, 6, 7, it can, 6, 7, obviously, it can resist compression or tension kasi may nakaharang dito. Diba? May nakaharang dyan. So, pwede siya. Kaya yung iba ginagamit itong roller pin, ano, no? Kasi, anong tawag dito? Pwede siyang compression, tension. Hindi ko alam pa paano nila ginagawa yan. Huwag nyo lang tanongin sa akin. Okay, number 8. Ito na. Yung number 8 naman, dalawa na. Yan ang tinatawag na hinge or pin. Okay? As dito na natin dito. Itong pin na to, it's something like this. Okay? Yan. So, meron siyang pin. So, parang ganito. Meron siyang member. Halimbawa, flat bar. Tapos may butas dyan. Tapos ngayon, lalagyan mo ito. Sasalpak mo dyan, no? Kunyari, transparent yung hinge, no? Alam niyo yung hinge? Parang bisagra sa pintuan. So, nakasalpak siya dyan. So, ngayon, dalawa na ang resistance niya. Okay? Let me draw this again. Sa side view lang natin dito. Okay? Imagine nyo na I have something like this, no? A rod. Okay? Tapos, nakakonect siya. Oops. Anong nangyari? Napindot finger pa. Oh. Excited masyado. Excited. Sorry, ha? Okay. So, ayan. Ulit. Ayan. Okay. Tapos, meron akong pin dito. Okay. Yung roller, sabi niya, it's either one support, either compression or tension. Ina-assume ko muna na compression siya, no? No? Yung roller, sabi natin kanina, pwede siyang, it can move laterally, sideways, no? Ngayon, it can no longer move sideways. But, it can rotate. Okay? Ano ibig sabihin ng rotate? Umiikot. Okay? Ibig sabihin, hindi siya pwedeng gumalaw ng left to right, parang ganito. Yung roller kasi pwede siyang gumanon, palipat-lipat, no? Gumaganon, sideways. Ngayon, hindi na siya pwedeng sideways, but it can rotate. Ano ibig sabihin ng rotation? So, pwede pa rin siyang mag-ganyan. Rotate. Kaway-kaway. Pwede siyang gumanon, no? Pwede siyang mag-rotate. Okay? So, yan yung description ng pin or hinge. Okay? So hindi siya pwedeng laterally. So, bawal din siya. Okay? So, there are now two support reaction. So, hindi na, ibig sabihin parang reaction, pinipigilan niya yung movement on that specific
part, no? So ngayon bawal siyang left to right, pwede siyang hindi bawal din siyang up and down. Okay? So ito 'yon. Okay? Tayo dito. Burahin ko lang 'to. Clear? So ilan lang support reaction pag hinge? Dalawa. All right. So buburahin ko lang dito. Okay? Ang topic natin equilibrium, ha? Equation ng equilibrium. At in order to solve for equilibrium, kailangan natin maintindihan muna yung mga support reaction. So dalawa. So this is still an assumption, no? Na it cannot move up left and right or up and down. Now, recall, may x component, may y component, meron na siyang resultant. Okay, ito lang yung resultant. Pero in general, no, hindi ganito ang pinakikita natin. Usually ang pinakikita natin ay x component and y component. So now, how many unknowns are there? There are two unknowns. So there are two unknowns na, dalawa na. It's x component and y component. You can ang tawag dito, make an equivalent of resultant force, pero in general, ito ginagamit natin. Okay? So, the reactions are two components of force or the magnitude and the direction. Okay? So, meron na siyang direction of the resultant force. Okay? So, basahin nyo na lang ito. No? Oh, nga pala, yan. Maganda. Note. No? Note. Angle, this one and angle of this one is not necessarily equal. Okay? Number 8. So, sa number 9 na pala. Number 9, it's just like also, kaya lang hindi siya smooth, no? Member fixed connected to a collar on smooth pala, no? Smooth rod, sorry. Ano pinakaiba niya dito? Ayan. Okay? Member pin connected to collar on smooth knot. Ah, ito. Sorry. Ayan, nakita ko na. Fix pala siya. Okay. So, pag fix, so, this is quite special, no? Kasi hindi natin ginagamit. Ako, hindi ko ginagamit to personally. So, there are two unknowns. Okay? Maganda to, no? There are two unknowns. Pero, hindi siya X and Y component. Isang magnitude na force at isang moment. So, dalawa. Titignan nyo. It can move this way, but it cannot rotate. Okay? So, papakita ko sa iyo ito, sa inyo. Ito. Ito. Yan. Okay? Hindi siya pwedeng mag-rotate. It's fixed. Rotate. Okay? So, ilan ng kanyang support reaction? Dalawa. So, ito yon. Pinakita na dito on the right side. So, kaya ito yung reaction niya. Hindi siya pwedeng up and down and it cannot rotate. So, meron siyang moment. So, there are how many? Two unknowns. Okay? One unknown is a force parallel, and perpendicular to the surface and it cannot rotate. Ito yung madalas natin ginagamit, yung number 10. Okay? Hindi ko nagagamit itong 9, kaya hindi ako masyadong familiar dito. Okay, pero madali lang naman. So, this one, yung fix, ito, madalas natin ginagamit. So, ang representation ng fix is this one. Ah, ganyan, no? Meaning, yun nga, drawing ko lang uli. So, ito yung rod, ito yung pipe. Yung pipe, okay? Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi siya pwedeng tumaas, bumaba. Kasi fixed. Hindi siya pwedeng mag-up and down. And it cannot rotate as well. So, ilan yung restriction niya? Parang, ayun, that's the correct word. Yung reaction, support reaction, is a restriction. No? Restriction ng movement. So, hindi siya ano. So, pinakamaganda is fix kasi
Restricted lahat siya, restricted lahat ng kanyang movement. Hindi siya pwedeng up and down, left and right, and it cannot rotate. So, fixed. So, the more the support, ito, no? Design na to, ha? Design. The more you have a support, mas maliit ang kanyang lalabas na, usually, no? Mas maliit yung lalabas na material mo. Mas makakatipid ka. Okay? At saka na yun, kasi wala pa tayo sa design. Wala pa kayo sa design. So, ito. Going back here, it restricts this motion here, it restricts this motion here, and it does not rotate. So, there are three unknown forces. So, buti na lang naisip ko, it is a restriction of movement. Okay? So, ibig sabihin, balik tayo dito, patapos na tayo, yung one, so, ang restriction lang ng movement niya is single, one unknown. So, it can, ang restriction lang ng movement niya is yung this one. Okay, so from 1 to 7, I think, ang restriction, 1 to 7, no? ang isang restriction lang ng movement niya, kasi it's only one support reaction. So, number 8, and number 9, there are two restriction of movement. Okay? So, in number 8, it cannot move sideways, up and down, but it can freely rotate. No? Pero, however, in number 9, ang restriction lang niya, it cannot go up and down, but it cannot rotate. Ito, freely rotate. Ito, cannot rotate. So, there are two unknowns, 8 and 9. And number 10, in number 10, complete restriction. I cannot really move up, down, left, right, okay, forward, backward, and it cannot rotate. Yan yung tinatawag na fixed support. So, tatlong unknown reaction yan. Okay, so much more for that. And then, I'll discuss yung free, ang tawag dito? Free body diagram na tayo. Okay, sample problem tayo. Okay. Sample problem tayo. Okay? Ng support reactions and including, sinama ko na yung free body diagram. The best way to understand free body diagram is to give an example immediately. Sabi dito, problem 1 is draw the free body diagram of the uniform beam shown. Okay? The beam has a mass of 100 kilograms. So, anayin muna natin yung natutunan natin. Okay? Kapag support reactions, ang gagawin ko red. Okay? Other ano will be blue or whatever color. Okay. Dito sa A, fix yan. As you recall, pag fix, tatlo ang kanyang support reaction. Okay, remember? So, this one, it cannot move up or down. Okay? And support reaction usually may ganyan, no? May designation na naka-slant para alam mo na that is a support reaction. Okay? Also, it cannot move sideways. And, it cannot rotate. So, there are three unknowns. So, I'll call this reaction at A due to Y. Reaction at A due to X. And moment at point A. Yan ang kanyang free body diagram sa support reaction. However, okay, isasama natin yung ito. Kasi, so, na-drawing lang, no? So, this is also included. Ito-drawing nyo rin uli yan. Okay? So, that's part. Kasi ang tinatanong, free body diagram ng beam. So, ito yung beam. So, this is not part of the beam. Okay? So, you have to draw the free body diagram. Including, the beam has a mass of 100 kilograms. So, meron siyang mass. Ang weight, so mass, that's a mass ng beam. It's located here at the center. So, meron tayong lalagay ng weight ng beam, which is 100 kilogram. Kaya lang, we have to multiply this by 9.81 para consistent tayo doon sa Newton. So, this is ilan to? 981 Newton. Okay? So, that's it.
Yan yung final answer natin. So, ito yung mga hinihingi na drawing sa free body diagram. Ito. This one. This one. This one. And also, this one. So, 1, 2, 3, 4, 5 yung drawing natin na free body diagram dun sa beam. Okay, malinaw ba? Next. So, there are two smooth pipes, each having a mass of 300 kilograms, are supported by a fork line of the tractor in the figure shown below. So, draw the free body diagram for each pipe and both pipes. So, umunahin muna natin yung pipe A. Each pipe daw eh. Okay, yan. Okay, laki na. And let's move this. Okay. Sa pipe, yan ang pipe A. Ano yung free body diagram niyan na nakasangga? Meron tayong nakalagay dito na 30, okay, 30 degrees. So this is 30 degrees. So may nakasandal dito, right? So yan, meron kang support reaction. Yan, so isa yan. Okay? Nakasandal din siya dito, nakaupo. So, meron ka rin support reaction dyan. Pangalawa. Okay? Paano ba kapalitan ng kulay? Gawin natin itong blue. Oh, that. Mali. Okay, anyway. So, yan. At, ano pa? May nakadikit din siya dito, ano? So, meron din siyang pipe. Ito. So, this is also, tandaan nyo, that is tangent line, tangent line yan. So, ilan? 1, 2, 3. Yan yung mga kanyang free body diagram. Okay, so pwede ko rin namang, hindi kayo malito. Ay, naku, ulit na lang tayo. Anyway, it's better to have a review, no? Ulitin natin. There's no harm in repeating and relearning para mabit ano mas maintindihan natin. So this is pipe A. Okay? Again, dito here meron tayong nakasandal yan. So meron kang support reaction there. Meron ka ding support reaction here. Okay? Dapat naka tama yan dito sa centroid. Okay, so meron ka ditong line here and also line here, so that is tangent, no? So meron tayong mga force support reaction here. Tapos meron ka rin dito. Here, this one. Okay, bakit? Meron ka ditong may tumutulak sa iyo dyan na pipe B, di ba? Okay, so meron pa ba? Kulang pa because it has dito a mass of 300 kilogram. So, isasama mo yung weight na yan. So, meron kang weight dito. So, ito weight ng pipe, which is 300 kilogram. Ko-convert natin sa Newton yan. So, 300 times 9.81. So, 2,943 Newton. Okay? That is due to weight. So, yan yung free body diagram ng pipe mo. So, meron ka dito. Meron ka dito. Again, here. And here. Okay? Huwag mong lalagyan ng slash to, no? Weight kasi yan. Okay, that's for pipe A. How about for pipe B? So, sa pipe B, okay, drawing lang natin ulit. I'll draw again another circle for pipe B. Okay, so this is for pipe B. So sa pipe B, ilan ang kanyang support reaction? So dalawa lang. Dito yung, pinansya ko na lang ha, yung nakasandal sa pipe A, no? And also, this one,
Dahil meron kang, di ba sabi niya, perpendicular? Naalala niyo yun? Perpendicular. So, it should be perpendicular dun sa subject natin. Also, kulang, muti ko na makalimutan. The weight of the pipe. So, weight of the pipe is the same. 2,943 newton. Okay, tatlo yung tinatanong dyan. For both pipes naman, this one, di ba? For both pipes together, so pagdidikitin mo lang yan, ano ngayon ng free body diagram na yan? Bakit pala pula na dapat black? Sorry. Anyway, ang importante na intindihan niya. So, there are two circles. Again, dito. So, pagdidikitin lang natin yan. Yan. Okay? So, ano ngayon ang mga kanyang support reactions o free body diagram? One here. Okay? Kahit hindi nyo na-drawing itong ano eh. Itong ano, no? Meron pa dito. Oops! What happened? Ah, nakabura. Ito. Ito. Nagyan natin ng slant kasi support reaction. And the weight here. So, bihira yung ganyan problem natin sa CE. So, kaya isang beses lang ako nag-sample na ito, no? So, ganun lang. Di naman siya mahirap eh, no? Ito. Another problem. Draw the free body diagram. May tanong ba? Wala naman. Kung meron man, di ko rin kasi kayo marinate, no? Ang tinatanong dito na free body diagram, diagram, of the unloaded platform is suspended. So, again, the same. Ito naman yung platform na hinahanap. Ito. So, ito is not included in the platform. So, again, ano yan? Tension yan, di ba? Cable. So, it's, pag cable yan, it's ayaw dumiretso. Yan. Okay, so pasensya na. Medyo mahirap mag-drawing. Nabuti kung ano yan. Okay, paano ko ba gagawin to? Okay, I know. Straight line. Shape. And an arrow. Yun. Diba? Lapit. Lapit lang natin ako. Okay. Yan. So, yan. What else? Meron pa. This is a hinge. Ito. Makita nyo? So, part yan. That is a hinge. Cannot move this way. And also this way. Dalawa. So, meron pa. Last, ito. Yung weight ng platform. Yung platform is at G. Alagay naman dyan. Nasa mass of 200 kilograms. So, 200 times 9.81. It's 1,000. So, weight is 1,962 newton. Okay? Ganyan lang naman. Hindi ko masyado siyang pinagtutuunan ng pansin, no? Dahil hindi siya ganun kahirap. Okay, ito yung lecture natin nung nakaraan. Ayun kanina. Whatever. No, pag-aaralan nyo lang to, tatandaan nyo yung cable, ilan yung support reactions. Dapat alam nyo kung ilan yung support reactions. Okay. Wala na akong pwedeng idagdag pa. Ganyan lang siya kadali. So, if you want to review, ganito lang yan. So, kapag we're talking about a roller, like so. Okay? Support reaction niya is only one, and it's always perpendicular to the surface. Now, if it is a hinge, hinge, dalawa yan. The perpendicular and parallel to the surface. Okay? Pag fix, tatlo yan. Pag-fix, tatlo. So, yung tatlo lang naman na madalas natin gagamitin.
Pag yan, kunyari ito, fix, tatlo yan. It should not go anywhere. Yan. So, I guess that's it. Madali lang to. Basta tandaan nyo lang yung support action. Yun lang kailangan nyo i-memorize. Pag hinge, dalawa, roller, isa. Pag fix, tatlo. Okay? Pinakamadali tong topic na to. Thank you so much.